Maaga pa lamang, binulabog si Ashley ng kalabog sa main door nila. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Lorin. Lorin! Humagulhol siya sa dibdib nito pagkapasok nito. Anong nangyari? Nawala ka ng ilang araw. Itinago ko ni Carlos Miguel sa isang isla. Ikinuwento niya ang nangyari ng gabing may dumating na dalawang lalaki sa bahay niya. God! Magulo na naman ang San Roque. Maraming sundalo nagkalat sa buong bayan. Nabalitaan nga namin ang nangyari sa mga magulang ni Carlos Miguel. May nagbabanta rin sa buhay ng mga Buenavista. Nasa hospital ang mga ito matapos na harangin ang sinasakyan nila. Mabuti na lang at alerto ang mga bodyguards nila kaya hindi nagtagumpay ang mga humarang. Pero parehong inatake sa puso ang mag-asawa. Pagbabalita nito, nanlupaypay si Ashley sa nalaman. Ano gagawin ko, Lorin? Ako ang pinaghihinalaan ni Carlos Miguel sa nangyari sa mga magulang niya. Hindi na niya ako pinaniniwalaan pa sa anumang sasabihin ko. Sabi niya sa pagitan ng paghikbi. Mabuti pa siguro umalis ka na lang ng San Roque. Baka kung anong gawin nila sa'yo, yun din ang payo ni Tatay at Alonso. Nasa himig nito ang pag-aalala. Maya-maya ay minarinig silang hiyawan sa labas ng bahay nila. Nagkatinginan sila ni Lorin. Sinugod yata ng taong bayan ang bahay nila. Ashley Avila, lumabas ka dyan! Sigaw ng isang tinig ng babae. Lorin, ano gagawin natin? Kinakabahan na wika niya. Naguguluhan na siya sa nangyayari. Ano ang ibig sabihin ng mga taong sumugod sa bahay nila? Kung nagbalik ka rito para muling guluhin ang bahay ng San Roque, nagkakamali ka. Sigaw ng isa pang babae. Mga group ng Women's League ang mga yan. Karamihan sa kanila nagmamay-ari ng mga maliliit na resort dito sa San Roque. Tumayo si Lorin at sumilip sa bintana. Umiyak na lang siya dahil sa sobrang sama ng loob. Wala pa naman siyang ginagawa at tinutugis na siya ng mga taga San Roque. At isiping biktima rin siya. May mga dumating ding mga sundalo. Pilit na pinapaalis sa mga kababaihang sumugod sa bahay niya. May isang kumatok sa pintuan. Nagkatinginan sila ni Lorin. Huwag ka magbubukas, pabayaan mo lang sila. Sabi nito. Napapikit siya dahil sa kawalan na magagawa. Lumakas ang kalabog sa pintuan nila. Lumapit siya sa pinto ngunit pinigilan siya ni Lorin. Napatingin sila sa komedor nang makarinig sila ng nakapasok doon. Nagmamadali nilang tinungo ang likod. Lorin! Nakahinga sila ng maluwag nang makitang si Alonso palang nakapasok. Ang grupo ng San Roque Group ang sumugod sa harapan ng bahay niyo. Nag-meeting sila kagabi at napagpasya na sumugod dito. Hinihinala nilang ikaw may kagagawan sa pagkawala ni Mang Simon at sa aksidente naganap kina Buenavista. Sabi pa ni Alonso. Wala akong kinalaman doon, Alonso! Naguguluhang sabi ni Ashley. Alam namin ngunit hindi maniniwala mga yan. Natatakot silang baka matakot na mga dayuhan sa pagpunta rito sa San Roque dahil sa kaguluhang muling nagaganap. Paliwanag nito. Makalipas lamang ang isang oras, umalis na rin ang mga kababaihang nasa harapan ng bahay ni Ashley. Kinahaponan ay nagulat pa sila sa pagdating ng jeep ng sundalo. Miss Ashley Avila, ikinalulungkot namin ngunit dapat kang sumama sa kampo. Sabi ng mga sundalo. Ako si General Tropico. May mga itatanong lang kami sa inyo. General, wala akong nalalaman sa mga nangyayari dito. Matigas niyang sagot. Wala rin namang kaming matibay na ebidensya, ngunit ikaw ang tinuturo ng mga kamag-anak ni Mang Simon. Kaya kailangan mong sagutin ang mga bintang nila. Ashley, sumama tayo sa kampo. Patunayan natin na wala kang kasalanan. Sabi ni Lorin sa kanya. Ikukulong ba niyo ako? Tanong niya sa mga sundalo. Hindi naman, may mga katanungan lang na dapat mong sagutin. Sagot nito. Matapos ang tanungang sagutan sa kampo, ay pinaghintay sila ni Ashley sa labas ng opisina ni General Tropico. Maya-maya naman lumabas ito at pinauwi na sila ni Lorina Talonso. Nakahinga ang dalaga ng maluwag. Ngunit hindi pa rin tapos ang lahat. Paano niya patutunayan kay Carlos Miguel na wala siyang kinalaman sa nangyayari at patay na rin sa mga taga San Roque? Gusto niyang sumigaw dahil sa pagkakabaligtad ng pangyayari. Siya na ngayon ang nasa defensive situation. Gusto niyang magsisi kung bakit bumalik pa siya sa lugar na yun. Parang nauulit lang ang nakaraan noong pagbintangan ang mga magulang niya sa trahedyang nagaganap. Hindi niya alam kung buhay pa siyang makakalabas ng San Roque.
Palabas na sila na Ashley ng kampo nang makita nilang pababa si Carlos Miguel sa kotse nito. Kaagad itong lumapit sa kanila, ngunit pinili niyang iwasan muna ang binata. Ashley, anong ginawa nila sa'yo? Nag-aalalang tanong ito. May mga itinanong lang si General Trofico Carlos Miguel. Sagot ni Lorin ang hindi niya ito pinansin. Tay na Lorin, sabi niya dito. Nauna nang pumasok si Alonso sa pickup niya. Sinundan lang sila ng tingin ni Carlos Miguel. Nakikita pa rin niya ang hinala sa mga mata nito sa kabila ng pag-aalala sa kanya. Ano magagawa ni Carlos Miguel ngayon? Kaya pa ba siyang protektahan ito kung ito mismo ay nawala na ng tiwala sa kanya? Napapailing na lamang ang dalaga. Kinabukasan ni may dumating na package para kay Ashley. Nagulat pa si Lorena Talonzo. Walang return address ang package. Kagad nila yung binuksan. Napatda siya nang makita at mabasa ang nilalaman ng package. Isang direct donation ang nakapaloob doon. Ibinalik ni Mang Simon ang lupa nila. Ipinaliwalag dito ang nangyari kung bakit napunta sa pangalan nito ang lupain ng mga Avila. Bago napas lang ang papa niya ay pinapirma pala ito ng deed of sale kapalit ng buhay ng pamilya Avila. Subalit yun din mismong oras na yun, pagkapirma ng papa niya ay pinaslang ang mga ito. May sworn statement at confession din si Mang Simon. Ipinagawa pa nito sa isang abogado. Nagkatinginan sila ni Lorena Talonzo. Hindi sila makapaniwala na nakasaad sa sulat ni Mang Simon. Maaaring ginawa nito ang sulat dahil alam na nitong hindi ito bubuhayin ng mga taong nasa likod ng lahat. Ginamit pala si Mang Simon para siraan din si Mayor Buenavista. Kailangan nating ipakita to kay General Trofico, sabi ni Alonso. Mapagkakatiwalaan ba naman natin siya? Tanong niya. Provincial Commander si General Trofico, isa pa'y kilala siyang matino at mabuting general sa bayang to. Wala yung kinikilingin sa mga politiko. Ito ang matibay na ebidensya para malutas ang kaso ng mga magulang mo at sa pagkawala ni Mang Simon. Hawak ni Alonso ang sulat. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, manghang sabi ni Lorin. Dapat nang matigil ang karahasan dito sa San Roque, sabi niya, nakatiim ang mga bagang. Paano na si Carlos Miguel? Mabuti pa sabihan natin siya, para naman maliwanagan din siya, sabi ni Lorin. Wag, ayoko masangkot pa siya rito. Pagkatapos natin sa kasong to, aalis na ako ng San Roque. Pero nakakaawa naman siya. Ikaw ang pinaghihinalaan niyang may kagagawan sa nangyari sa mga magulang niya. Malungkot na sabi ni Lorin. Pabayaan na lang natin siya. Nagkulang siya sa tiwala sa akin. Masasaktan ako ngunit tanggap ko na ang paghiwalay namin. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagkagulo ang buong bayan ng San Roque nang arestuhin si Mayor Luis Garcia. Hindi rin makapaniwala si Ashley na ito ang utak ng pagkawala sa kanyang mga magulang. Ginamit lang pala nito ang mga magulang niya para sirain ang kalaban nitong si Mayor Buenavista. Kasakiman sa kapangyarihan ang ugat ng lahat. Nakaposas ang dalawang kamay ni Mayor Garcia nang dalhin ito ng mga sundalo sa munisipyo. Pinanood niya si Mayor Garcia, ngunit parang hindi pa sapat na makulong lang ito. Kaya naman bumaba siya ng pick-up. Ashley, saan ka pupunta? Tanong ni Lorin. Tuloy-tuloy siyang lumapit kay Garcia. Matatag siyang tumayo sa harapan nito. Wala kang puso, Garcia! Isang malakas na sampal ang iginawad niya sa mukha nito at sinundan pa yun ng isa pa sa kabilang pisngi. Miss Avila! Awat sa kanya ni General Trofico. Inakbayan siya nito at pilit na inalayo kay Garcia. Hindi man lang nakapagsalita si Garcia. Nagbabalang ito ng tingin. Matatag siyang tumingin sa mga taong nakatingin din sa kanya. Taas noon niyang hinarap ang mga ito. Alam niyang natapos na rin ang matagal na kasinungalingang bumabalot sa bayan ng San Roque. Matagal ding nalinlang ni Garcia ang lahat. Salamat sa pakikipag-coordinate mo, Miss Avila. Ngayon, matatahimik na rin ang bayan ng San Roque. Kinamayan siya ni General Trofico. Ako ang dapat na magpasalamat at tinulungan niyo ako na makamit ang hustisya na matagal nang naipagkait sa mga magulang ko, General Trofico, sabi niya. Nakatulong din si Carlos Miguel sa amin. Siya ang nakipag-coordinate sa amin para imbestigahan ang krimen dito sa San Roque. Wala naman kasing naglalakas loob na lumantad para labanan ang krimen dito. Salamat at nagbalik ka.
ngayon matatahimik na ang San Roque. Ang hindi niya maintindihan pati si Congressman Rosales na matalik na kaibigan ni Mayor Buenavista ay kasabot din pala sa pagkawala sa kanyang mga magulang. Ito man ay kasalukuyang inaaresto ng mga sundalo. Ngayon malilinis na rin ang pangalan ng mga Buenavista. Nahihiya rin siya kay Carlos Miguel at sa mga magulang nito dahil sa bintang niya sa mga ito. Tama ang desisyon niyang lisanin na ng tuluyan ng San Roque. Naglakad si Ashley palayo sa munisipyo. Tumuloy siya sa simbahan ng bayang iyon. Bumili siya ng 3 kadila at sinindihan iyon para sa pamilya niya. Umuusal siya na panalangin. Nagdulot ng katiwasayan ang pagkakahuli sa totoong mga kriminal. Subalit hindi ang puso niya. Habang buhay niyang dadalhin sa puso niya ang kalungkutan ng pag-iisa, alam niyang hindi pa rin siya liligaya. Tama ang kutob niyang wala rin patutunguhan ang pag-ibig niya kay Carlos Miguel. Tumayo si Ashley mula sa pagkakaluhod. Lumakad na siya palabas ng simbahan nang mapahinto siya sa paghakbang. Nakaupo sa likuran si Carlos Miguel. Nababanaag ang kalungkutan sa mukha ng binata. Parang hindi ito nakatulog ng ilang gabi dahil sa itsura nito. Dadaanan na sana niya ito nang tumayo ito at harangin siya. Laglag ang mga balikat itong tumingin sa kanya. Patawarin mo ako, Ashley, kung nagkulang ako ng tiwala sa iyo. Mapagkumbaba nitong sabi. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay. Ayaw na niyang may marinig pa mula sa bibig nito. Isa pa, may kasalanan din siya sa binata at sa mga magulang nito. Ashley, Carlos Miguel, tapos na ang sadya ko rito sa San Roque. Handa na akong lisanin ng bayan kung saan nagkalamat ang pagkatao ko. Gusto ko lang humingi sa iyo ng isang pabor bago ako umalis. Gusto ko makita ang mga magulang mo. Kailangan niyang harapin ang mga magulang ito at humingi ng tawad. Tumango lang ang binata. Nagpatiuna na siyang lumabas ng simbahan. Pinigil niya ang mga luha niya. Ayaw niyang makita siya nitong umiiyak. Nagpahatid siya kay Alonso. Hindi siya sumakay sa kotse nito. Baka hindi na naman niya mapigilan ang damdamin kung magkasama na naman sila. Pagdating sa hospital ay itinanong niya ang silid ng mga Buenavista at agad siyang tumuli roon. Magkatabi ang kama ng mag-asawa sa isang silid. Ashley, iha! Bati ni Mr. Buenavista. Kumuha siya ng lakas loob bago nagsalita. Mrs. Buenavista, Mayor, nagpunta ako rito para humingi ng tawad sa inyo. Alam kong alam yung pinagbintangan ko kayo sa nangyari sa mga magulang ko. Hindi lang ako, kahit ang buong bayan. At alam kong naghirap din kayo dahil naging lamat yun sa inyong pangalan. Pero bago ko lisanin ang San Roque, gusto kong marinig mula sa inyo na pinapatawad niyo na ako. Gumaralgal ang tinig niya. Nagkatinginan sina Mrs. and Mr. Buenavista. Ashley, pareho tayong biktima ni Garcia. Mahinahong sabi ni Mr. Buenavista. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Alam namin na hindi biro ang dinanas mo sa pagkawala ng mga magulang at kapatid mo. Masaya na kami at napatunayan mong wala kaming kasalanan. Kami pa nga dapat ang magpasalamat sa iyo dahil bumalik ka at nalutas na ang krimen na matagal nang nakabinbin. At nalinis na rin ang pangalan namin. Salamat, Mr. Buenavista. Ngayon makakaalis na ako ng San Roque ng maluwagang dibdib. Una siyang lumapit kay Mrs. Buenavista. Umalik siya sa pisngi nito. Bilisan po niyong magpagaling. Maluha-luha niyang sabi. Hinawakan nito ang palad niya at pinisil yun. Bakit ka pa aalis? Marami ka namang pwedeng maumpisahang muli sa San Roque. Matatahimik na rin tayo ngayon. Sabi nito. Kailangan ko nang umalis. May naiwan din ako sa Amerika. Nabaling sa pintong pansin ni Mrs. Buenavista. Napatingin din siya roon. Si Carlos Miguel nakatayo lang pala sa may pinto. Paano na ang anak ko? Nakangiting tanong nito. Hindi siya makasagot. Napatingin lang siya kay Mr. Buenavista. Nakangiti rin ito at tumingin kay Carlos Miguel. Irene, pabayaan mo ang mga anak mong lumutas sa problema nila ni Ashley. Pabayaan? Tingnan mo nga mga anak mo. Hindi ko alam kung bakit natameme na ang binata mo. Tudyo pa ni Mrs. Buenavista. Ma'am, sir, alis na po ako. Lumapit si Ashley sa ama ni Carlos Miguel at dinamayan nito. Mag-iingat ka, Ashley. Sabi pa nito. Ashley, tinatanggap kita bilang maging manugang. Nakangiti nitong sabi habang palabas siya. Tuloy-tuloy si Ashley sa paglabas
Kahit na alam niyang sinusundan siya ni Carlos Miguel, nagliwanag na mga mata nito. Parang nabunutan ng maraming tinik sa pagkatao nito. Ashley, kaagad itong nakalapit sa kanya. Hinapit siya sa baywang at hinalikan sa mga labi. Hindi niya napaghandaan ang ginawa ng binata. Huwag kang umalis. Magumpisa tayong muling dalawa. Kailangan kong bumalik sa Amerika. Pilit niyang sinusupil ang damdamin niya. Sinugatan na nito ang puso niya minsan dahil nawalan nito ng tiwala sa kanya. Dahil ba sa naiwan mong boyfriend? Malungkot nitong tanong. I have to start a new life, Carlos Miguel. Sabi niya, hindi siya sumagot. Hindi ba ako kasali sa mga plano mo? Paano mo magawang talikdan ang nangyari sa atin? Dahil mahirap nating ituloy ang relasyon na nabahiran na ng pag-alinlangan at kasinungalingan. We both know that. I love you, Ashley. Alam kong yan ang nadama ko nung una kitang makita sa welcome party mo. My heart suddenly stopped beating when I saw you. Please, give our love another chance. Pagmamakaawa pa ng binata. May takot pa rin sa kanyang puso. Hindi niya makalimutan ang gabing pinagbintangan siya nito. Nagtiwala siya ngunit hindi pala lubos ang pagtitiwala nito sa kanya. Nasaan ang pag-ibig na sinasabi nito kung sa isang pagsubok lang, biglang naglalaho ang tiwala nito sa kanya? Pabayaan na muna nating maghilom ang lahat, Carlos Miguel. I'm sorry kung naghinala ako sa iyo. Alam kong nagdududo ka sa pag-ibig ko. Please, Ashley, huwag mo akong iwan. Pakiusap nito. Tingnan na lang natin ang mangyayari bukas. Nasaktan ako na malaman kong wala ka palang tiwala sa akin. Pilit niyang pinatatag ang sarili niya. This is goodbye, Carlos Miguel. Hinalikan niya ang binata sa pisngi. Gusto nang kumawala ang luha sa gilid ng mga mata niya, ngunit pinigilan niya. Don't say goodbye, Ashley. I want you to stay. Be my wife. Ikinulong nito ang mukha niya sa dalawang palad nito. Please, Carlos Miguel, pabayaan mo muna akong harapin ang bagong mundo ko. Ngayong nakalaya na ako sa nakaraan. Hindi natin sigurado ang nararamdaman natin. Hindi maalis sa isipan ko na nagkalapit lang tayo dahil sa isang mithiin. Lumapit ako sa iyo dahil naramdaman ko ang pag-ibig na hindi ko pa nararamdaman kahit kanino man. Ikaw ang babae na nagpabilis ng pinting ng puso ko. Walang pagkukunwari sa akin, Ashley. Mahal na mahal kita. At sana huwag mong ipagkait sa akin ang pagkakataon na makabawi sa iyo. Pilit na kumawala si Ashley sa mga bisig nito. Hindi niya alam kung tatanggapin pa niya muli ang pag-ibig ng binata. Sa maikling panahong nakasama niya si Carlos Miguel ay minahal niya ito ng labis. Kaya nasaktan din siya ng labis nang mawala ito ng tiwala sa kanya. I have to go, Carlos Miguel. Ashley! Ay pinahinga ni Ashley ang pagod niyang katawan, ngunit ang isip niya ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iisip kay Carlos Miguel. Hindi niya alam kung makakaya niyang malayo sa lalaking minahal niya. Hanggang ngayon, bukas na siya babalik sa Amerika. Minarinig siyang katok, baka nagbalik si Alan sa Tlarin. Kagad niyang binuksan ang pinto. Hindi niya alam ang gagawin nang makita si Carlos Miguel na nakatayo sa labas ng pinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ginagawa mo rito? Nakapag-usap na tayo, diba? Ashley, hindi ko kayang mawali ka sa akin. Sagutin mo ang tanong ko. Tumigas ang anyo nito. Mahal mo ba talaga ako o ginamit mo lang ako? Tumaas ang isang kilay niya. Bigla ang pagbulusok ng galit sa puso niya. Nagpunta ka lang ba rito para muli akong saktan? No, hindi ako alis hanggat hindi ko naririnig ang kasagutan mo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Magagalit ba siya o magpapasalamat na nag-aksaya pa rin ito ng oras na makita siya? Kung yun ang akala mo sa akin, bahala ka sa buhay mo. Hindi ako naniniwala sa iniisip ko. Masakit para sa akin na isipin na ginamit mo lang ako. Mahal kita, Ashley. Sabi nito sa naghihirap na kalooban. At bakit kailangan mo sabihin ginamit lang kita? Hindi ito nagsalita. Kagad nitong isinara ang pinto at ikinandado yun. You can't leave, Ashley. Malibang sabihin mo sa akin na wala kang pag-ibig sa akin. Napaurong si Ashley nang hawakan siya ng binata sa braso. Ngunit hindi niya ito naiwasan nang hapitin siya nito sa baywang. I know that you love me. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magumpisa tayong muli. Be my wife. Hayaan mo nang maging mabuting asawa ko sa iyo. Ayoko ng asawang agad na nawawalan ng tiwala sa konting pagsubok. Dinakpan nito ang bibig niya. Nawawalan ng lakas ang mga pagtutol niya. Nakita niyang nagliwanag ang mukha nito. Asawa?
Don't say another word, honey. I came here to be with you again. I miss that passion in your eyes. Hindi ito nahirapan na dalhin siya sa kama niya dahil hindi naman siya pumalag nang buhatin siya ng binata. Ang mga mata nila ay magkahinang habang iniaalis nito ang botones ng blouse niya. Nakagat na lang niya ang mga labi niya dahil hindi niya ito kayang tanggihan. Siya na ang nagtanggal ng polo nito. Nalantad sa mga mata niya ang katawan na gusto niyang damhin. I want you, Ashley. This time, I want you to believe me. Please say you love me too, Ashley. Buong puso na wika ni Carlos Miguel, ibiniti nito ang paghalik sa mga labi niya. I love you, bud. Yan lang ang gusto kong marinig. Awat nito at pinupugna siya ng halik. Nagumpisa na ang mga labi nito sa leeg niya at lumipat sa punong tainga niya. Dama niya ang kapusukan nito. Nawala ang mga agam-agam sa puso niya. Ang gusto lang niya ay marating muli ang luwalhating minsan na pinagsaluhan nila. Nakaliliyo ang ipinadadama nitong pag-ibig sa kanya. Nagmulat siya ng mga mata at pinagmasda ng katawan nitong dinadama niya. Hinaplos pa niya yon na ikinapitlag nito. Masuyo siya nitong hinalikan sa mga labi habang handa na ito sa pag-angkin sa kanya. Mahal na mahal kita, Ashley. Ikaw ang bukas para sa akin. Naramdaman niya ang pag-angkin nito sa kanya. Alam niya, hindi lang katawan ang inangkin nito sa kanya, kundi pati na ang puso at kaluluwa niya. Hindi na nakatiis pa ang dalaga. Mahal na mahal din kita, Carlos Miguel. Ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko, kung alam mo lang ang takot sa puso ko na mawalay sa iyo. Aminado ko, nasaktan ako sa pagkawala ng tiwala mo sa akin, kaya naging matigas ako. Pero hindi ko kayang dayain ang puso ko. Dahil alam ko na ikaw lang ang nais ko makasama sa buhay. Naiiyak na wika ni Ashley. Isang mahigpit na yakap ang tinugon naman ng binata. Sapat na sa akin na makasama kita, honey. Pangako ko sa iyo, hinding-hindi kita sasaktan pa. Pasasayahin kita sa abot ng aking makakaya at bubuo tayo ng masayang pamilya. Alam ni Ashley na mga sandaling yun na panatag na ang kalooban niya. Handa na siyang harapin ang lahat basta kasama ang mga taong pinakamamahal niya. Ang taong mahal na mahal niya. Labis naman ang kasiyahan ni na Lorena Talonso at mag-asawang Buena Vista. Dahil sa magandang balita na hatid ni Carlos Miguel na hindi naaalis ng bansa si Ashley at mananatili ito kasama ng binata. Makalipas ang isang taon ay idinaos ang magarbong kasal ni na Ashley at Carlos Miguel sa bahay ng San Roque. Dahil kilala ang pamilya niya sa bayang yun, ay madami ang dumalong bisita. Mga kilalang tao sa politika, mga negosyante at mga taong bayan sa San Roque. Napakasaya naman ni Ashley dahil sa wakas panatag na ang puso niya ngayon. Wala man sa tabi niya ang kanyang pamilya, alam niya na tahimik na ang mga ito sa piling ng may kapal. Lalo na at napagbayad na niya ang taong naging dahilan ng pagkawala ng pamilya niya. Hindi niya akalain na sa bayang yun niya matatagpuan ang lalaking itinadhana para sa kanya. Si Carlos Miguel na walang ginawa kundi patunayan ang labis na pagmamahal sa kanya. Ngayon ay masaya at tahimik nang namumuhay sa bayan ng San Roque sina Carlos Miguel at Ashley. Magkatulong nilang pinauunlad ang negosyo nilang Buena Vista Resort at ang lupain na napabalik na kay Ashley. At syempre, isang magandang balita na labis ikinasiya ni Carlos Miguel. Ang pagbubuntis ni Ashley. Ang pagkakaroon nila ng anak na lalong magpapatibay sa samahan ng mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga Sear Story na nais kong ihandog sa bawat isa. Maraming salamat po.